Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and today's video meron na naman akong isang tutorial na ituturo sa inyo. Ayan guys, kung paano mag-exam dito or gumawa ng account sa LTO, LTMS portal. Kung nakikita nyo sa screen nyo ngayon, nasa LTO, LTMS portal tayo. Ayan. So, ipapakita ko po sa description box, tingnan nyo po dyan yung link netong portal na to, and then makikita nyo rin po yan sa screen nyo para makapunta po kayo. Siyempre punta kayo dun sa browser para ma-open nyo yan, and then i-paste nyo lang yung link or i-click nyo yung link. Okay, kapag nandyan na kayo, ito na yung makikita nyo katulad ng nakikita nyo sa screen ngayon. So, dun sa taas may makikita kayo na sign ng tao na may plus sign. So i-click nyo lang yon. Make sure guys na kapag ginawa nyo to, meron na kayong active mobile number and active email address, kasi po yung pong confirmation doon po siya papasok sa email address natin. And make sure na tama po yung ini-input nyo na information. Okay, i-click lang natin yung sa taas, yung plus sign. Pag-click natin dun sa plus sign, ito na yung lalabas, yung terms and agreement. So, kung may time kayo at gusto nyong basahin talaga, sobrang dami po nyan, pwede naman. And, syempre, kapag nagtatanong siya dito na do you accept. So, ayan, nakalagay po dyan na do you accept the terms and terms of agreement. So ilalagay nyo lang yes, I accept. And then ilalagay nyo lang yung code kung ano yung nakikita nyo sa screen nyo. Yung LGMFP, yung security code nya. Then next. So ayan, dito naman po sa registration, ang i-click nyo lang dito, since kayo lang naman ang magre-register at individual lang naman yan. So enroll as individual. Click nyo lang yung enroll as individual. So pag click nyo ng enroll as individual, ayan, may reminder sa dyan na failure to provide your existing license can delay your application. Ayan. So tatanungin kanya dito guys na do you have a Philippine driver's or conductor's license. So, ang magiging sagot nyo dito, yes, kasi meron naman kayong driver's license. So, dito guys, ayan, ang lalabas ay complete all applicable fields. So, kung may lisensya kayo guys, ang ilalagay nyo lang dyan, yung information lang ng driver's license nyo. Huwag nyo nang i-fill upan yung sa baba, kasi hindi naman kayo, wala naman kayong license ng conductors. Or conductors, ang meron lang naman kayo is driver's license. So license number, saan makikita po yan? Sa harapan ng inyong mga lisensya. So tingnan nyo, ayan po, makikita po yung license number dyan. So i-input nyo lang dito, halimbawa is lalagay natin Charlie 10 1 2 3 4 5 6 7. So, huwag nyo nang lalagyan ng dash or hyphen. So, dire-diretso lang yon. Huwag nyo lalagyan ng, limbawa, Charlie 10 dash, ganyan-ganyan. Huwag nyo lalagyan, dire-diretso lang po yan. Okay, expiry date, saan makikita yan? Sa harapan pa rin po ng lisensya yan. So, papakita natin, ayan. Yan. Nakalagay sa inyo mga lisensya yung expiration date. So ano yung format niya, kung ano po yung format niya diyan. Yun din ang susundin yung format. So mauuna yung year, yung tapos susunod po yung month and date. Okay, for example is 2026. Lalagyan niyo ng / 2026, so palubad na ako. Ayan guys, 2026 for example, ang expiration niya is July 20, 2026.
Yan. So, and then yung susunod nyo na guys is serial number. Saan makikita yung serial number? Sa likod po ng card or lisensya. Ayan, papakita po natin ah. Ayan po, yung serial number. Dire-diretso lang yan, walang dash, walang wala din siyang hyphen. Ganon din dun sa license number guys, no? Kahit na may dash siya dun sa lisensya or sa card, dire-diretso lang yung i-enter dito. So, alimbawa ay 1, 2, 3, 0. For example, yan ang serial number. After nyo ma-fill out yan, punta na kayo sa next. Mga lods, kapag na-fill up nila lahat yan, siyempre lalabas dyan yung last name, first name, middle name, pipill upan nyo yan, birthday, gender, mother's maiden name, and then after nyo, i-click nyo na din yung next. Wait lang, hindi ko pa nalalagay yung ano. So, pipill upin nyo muna lahat yan. So, fill upan muna natin to, try natin. Pero meron na akong account dito eh, for sure. Mag-aano na to. So, yan. Yan, after nun guys, ilalagay nyo din yung contact information nyo and then confirm email at saka yung mobile number nyo. Ayan, ilalagay nyo na din dyan lahat-lahat. And then, dire-diretso lang. So, after nun, kapag na-fill upan nyo na siya lahat, guys. So, may marireceive kayong ganitong message sa email nyo. Papakita ko sa inyo. So, ayan, ganito yung lalabas kapag, halimbawa, may lalabas dyan na client number, ganyan-ganyan. And then, pwede na kayong mag-login dito sa LTMS portal. So, i-click nyo lang yung dun sa taas, yung walang plus sign na tao. Ayan. Tapos, ganyan na yung lalabas. And then, enter nyo yung email. So, try natin. Papakita ko sa inyo. Ayun mga lods, kung nakikita nyo ngayon, big letter yung lumalabas na email. So, kahit liitin natin yan, big letter pa rin yung lalabas dyan. So, hayaan nyo lang. Kasi, yan talaga yung nagiging format ng LTO kapag maglalagin tayo. Basta tama yung password na ilalagay nyo. Okay? Basta tama yung email, basta tama yung password, kahit big letter yung email. So, ayun na nga mga lods, nakapasok na tayo sa dito guys, sa ano natin, sa portal natin. So, makikita nyo sa screen nyo ngayon, welcome Gabriel, what do you like to do? What would you like to do? So, unang-una nating step na i-click as ay yung nasa taas, yung parang may diploma doon guys, sa taas. So, kung mag-exam kayo, halimbawa, magre-renew kayo ng lisensya. So, i-click niyo yung parang diploma sa taas. Ayan, guys. Ipapakita ko sa inyo, ayan, bibilugan ko, ayan. Nakikita nyo. So, i-click niyo lang yan para makapag-exam kayo. Unlimited exam to, siyempre, yung pasado, yung ibibigay nyo doon. Kapag naka-receive kayo, diba? O, ito yung try natin na. Click natin, ayan. Pag-click natin, ang lalabas dyan ay CDE Online Validation Exam. So, i-click lang natin yung CDE Online Validation Exam. Pag-click natin ng CDE Online Validation Exam, mga lods, ang lalabas dyan ay, ayan, ang mga passing score. So, the passing score to create a certificate, kailangan daw 50% at least 13 correct answers out of 25 question. Kailangan daw makakuha ka ng 13 correct answers bago ka makapasa. Okay, so let's proceed. Ayan mga lods, binaba ko siya and then nakikita nyo 84% yung nakuha ko noong nag-exam ako ng March 3, 2022. Ayan, nag-try akong mag-exam and lalabas din naman dyan guys kung ilang exam ka na. And syempre, kung may pasado ka na doon, yun yung ipapaprint mo, yun yung ipapakita mo. Okay, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano yun ipapaprint, paano isisave, at saka paano makikita. Okay, dito muna tayo kung paano mag-proceed ng exam. Kung makikita nyo, in-scroll ko pa siya pababa, ayan. May makikita ka dyan na start exam. So, i-click mo lang yan guys. Ayan, and then meron siyang language.
kung anong gusto mong exam, kung Filipino or English. So i-click mo yung Filipino. Pag-click mo ng Filipino, lalabas na yung mga exam dyan. Isa dyan sa example ayan, CDE exam question. Kailan mo maaaring ipahiram ang iyong lisensya sa pagmamaneho? Sa oras ng emergency, kailanman ay hindi pinahihintulutan sa mga taong nag-aaral magmaneho. So kapag nag-click ka dyan ng isa sa mga yan, guys, i-click mo lang yung next para mapunta ka sa next question. So for example, kailanman ay hindi pinahihintulutan, yan yung correct answer dyan kasi memorize ko na yan. Ayan. And then yung next na yan, ay yun, yan ay lalabas. Ano ang dapat na kulay ng headlight? Pula, dilaw, puti, kahit anong kulay, ganyan. So after nun guys, kapag na-complete mo na siya, ang lalabas dito, ang lalabas katulad ng pinakita ko kanina. Ayan guys, babalik kayo sa kanina, doon sa may toga. Ayan, ito yung lalabas, pass. Okay. Pag lumabas na yan, of course, meron din mag-i-email sa inyo guys. Papakita ko yung email para makita niyo kung pasado na kayo or hindi. Ayan guys, yung nakikita niyo ngayon, ganyan yung marireceive yung email. Kailangan may naka-attach dito sa bandang party na to yung examination letter, ay yung exam result mo. So since wala dito or hindi niyo, or for example, hindi niyo makita, walang nag-email sa inyo at wala kayong nakita diyan, pwede kayong bumalik doon sa portal. Okay, tignan natin. Ayan guys, yung pinakita ko kanina, etong makikita nyo na to, bibilugan ko or bibigyan ko ng araw, ayan. I-click nyo lang yan. Ayan. Pag na-save na siya at na-complete na siya, ang lalabas dyan ay ganito na. Ayan guys. Pass. And then, pwede nyo siyang i-save sa cellphone nyo, screenshot. And then ipaprint nyo kung saan may computer shop or printing shop sa inyo. And then yun po ang dadalhin nyo bilang katunayan na pasado kayo sa result ng LTMS or LTO. Kasama ng mga documents na ipoprovide nyo kapag magre-renew na kayo guys. Yung validation exam lang na yan ang dadalhin nyo. And then proceed na po kayo doon sa LTO para makapag-renew na po kayo. So yun lang guys, kung may natutunan kayo sa video na to, don't forget to like and subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko po dito. Maraming salamat